Ang tanong para sa video na ito, ano ang mga naging matinding karanasan ni Tandang Timas? Manong, hindi po ako makapaniwala. Hindi ko po akalain na may kagaya niyo pong naninirahan sa mundo. Akala ko sa pelikula o hindi kaya sa kwento lang ng matatanda yung tungkol sa kagaya niyo sa mga tagapamagitan. Pero ngayon nasa harapan ko na po kayo. Wika ni Eric. Nakangiti lang naman sa kanya si Tandang Dimas ng mga oras na yon. Masaya ang matanda dahil sa kauna-unahang pagkakataon. May tumanggap sa kanya bilang isang pangkaraniwang tao. Hayaan mong isalaysay ko sa iyo ang aking buhay, iho. Yan kung wala kang gagawin. Mahaba kasi ang kwento ko . Wika ni Tandang Dimas. Tumugon naman si Eric na handa siyang makinig. At isa pa, wala naman siyang binabayarang boundary sa kanyang motor. At kota naman na siya. Kaya hawak niya ang buong araw. Ay kung ganon, sandali lang. At kukuha ako ng maiinom natin. Para naman hindi ako pasukin ng hangin sa tiyan. Wika ni Tandang Dimas. At kaagad itong lumakad papunta sa kusina. Paglabas niya ay may dala siyang isang galong tuba. Napangiti naman si Eric. Sa isip niya, eto na naman, mukhang maaga akong malalasing ngayon na. Inilapag ni Tandang Dimas ang galon ng tuba doon sa lamesa at nagsimula ng magtagay ng baso. Matapos niyang iabot ang unang tagay kay Eric, kaagad naman itong ininom ng binata. Nang mailapag niya ang baso, nagsimula ng magkwento si Tandang Dimas. Ngunit laking gulat ni Eric, dahil habang nagsasalita ang matanda, tila hinuhugot ang oras pabalik sa nakaraan. Hanggang sa kusa itong huminto sa isang panahon kung saan kabataan pa ni Tandang Dimas. Nakatayo silang dalawa ni Tandang Dimas sa bakuran ng isang bahay. Nagtanong si Eric sa matanda kung nasaan sila at kung paano sila napunta doon sa lugar. Ngunit sa halip na tumugon ang matanda, sumenyas ito na tumahimik na lang. Itinuro niya ang isang binatang nakaupo sa isang putol na puno. Manood kang mabuti, Eric. Dahil dito nagsimula ang lahat. Kung paano nabuo ang aking pagkatao. Wika ni Tandang Dimas. At maya-maya pa ay may lumapit na isang lalaki sa binata. Ayon kay Tandang Dimas, yon ang kanyang ama. Inikot ni Eric ang kanyang paningin at napansin niyang nasa loob na sila ng kagubatan. Ang buong bahay ng binata ay napapaligiran ng makapal na gubat. Muli niyang ibinaling ang tingin sa dalawang nag-uusap. Halika na, Dimas. Magsisimula na ang pagsasanay mo. Wika ng tatay ni Tandang Dimas. Pero tay, bakit po ako? Andiyan naman po yung mga kapatid ko . Tiyak akong mas magaling po sila at masigit po yung kaalaman nila kaysa sa akin. Tugon ni Dimas. Dimas, may mga dahilan ng kalikasan kung bakit ikaw ang tinawag nila. Malalaman mo ang lahat ng ibig kong sabihin pag dumating na ang takdang panahon. At alam kong mauunawaan mo din ang lahat. Hayaan mo ang kalikasan ang magpakita sa'yo. Tugon ng kanyang ama. Matapos ng pag-uusap na yun,
napunta sila sa isang bahagi ng gubat. Isang talon. Napatingin si Eric kay Tandang Dimas. Ngumiti ang matanda at itinuro muli nito ang binata na nakaupo sa ilalim ng mismong bagsakan ng tubig. Habang ang kanyang ama naman ay nakatayo sa kabilang dako. Dimas! Ituon mo ang isipan mo sa iisang bagay lang. Huwag mong isipin ang sakit ng tubig o ang lamig nito na tumatama sa iyong balat. Ikonekta mo ang iyong puso sa kalikasan. Huminga ka! Wika ng kanyang tatay. Sa isip-isip ni Eric, grabe ang pagsasanay na pinagdaanan ni Tandang Dimas. Habang lumilipas ang panahon, nakikita ni Eric na unti-unting humuhusay si Tandang Dimas. Isa nga sa nasaksihan ni Eric sa pagbabaliktanaw na yon ay ang pambihirang kakayahan ni Tandang Dimas na tumawag ng mga elemento. Nasaksihan din ni Eric ang galing ni Tandang Dimas sa pakikipaglaban sa mga elemento na nais sumira sa balanse ng kalikasan. Habang tutok na tutok si Eric sa binatang Dimas, nagsalita naman si Tandang Dimas sa likod niya. Ang mundo ay may pinapanatiling balanse. Isang balanse na kahit kailan ay hindi dapat masira. Ito ay ang balanse ng mundo ng mga elemento at mundo ng mga tao. Hindi pwedeng makialam ang mga elemento sa tao at hindi rin pwedeng makialam ang mga tao sa mga elemento. Pagpapaliwanag ng matanda. Kung ganun po, Tandang Dimas, bakit naman po kayo merong kakayahan na tumawag ng mga elemento? Pumatay o hindi kaya gumamot? Diba ang sabi niyo po, hindi pwedeng makialam ang dalawang panig sa isa't isa? Tanong ng binata. Ito ang tungkulin ng isang tagapamagitan, Eric. At paano kami pinipili? Sa inerasyon ng isang angka ng babaylan, sa bawat 10 kabataang isinisilang, iisa lang ang may taglay na kakayahang pumasok at lumabas sa mundo ng elemento. Kaya niyang tumawid at makipag-usap sa mga ito nang walang kahirap-hirap. Lekas din ito sa kanyang pagkatao. Simula nang isilang siya, ay taglay niya na ang ganitong kakayahan. Ngunit kagaya ng pagpapanday sa isang gulok o hindi kaya sandata, kailangan mong dumaan sa apoy at hampas-hampasin ng mga martilyo ng pagsubok para mahubog ang iyong talim. Wika ng matanda, sabay turo sa binatang Dimas. Nakaluhod ito sa harapan ng kanilang bahay na natutupok ng apoy. Napatingin si Eric sa matanda at nakita niya ang pagpatak ng luha nito. Ito yung araw na namatay ang buong pamilya ni Tandang Dimas. Ayon sa matanda, inutusan siya ng kanyang ama na pumunta sa kagubatan ng araw na yun. Ito ay bago maganap ang isang malagim na trahedya. Hindi niya akalain na ito na pala ang huling beses na masisilayan niya ang kanyang ama, pati na din ang kanyang mga kapatid. Labis na hinagpis ang naramdaman noon ni Tandang Dimas. At ayon sa kanya, hanggang ngayon ay sariwa pa din ang sugat na idinulot ng sakunang iyon sa kanyang puso't isipan. Ngunit sa kabila ng kanyang mapait na karanasan, pinili ni Tandang Dimas na ipagpatuloy ang kanyang pagsasanay. Sa pagkakataong iyon ay sa ilalim na ng paggabay ng isang diwata. Hanggang sa dumating na ang panahon na tuluyan ang naging ganap na tagapamagitan si Tandang Dimas. Nakita ni Eric ang mga labanang dinaluhan ni Tandang Dimas.
nariyan ang pakikipagtunggali sa isang angkan ng aswang. At dahil sa naging interesado si Eric sa bahaging iyon, hiniling niya sa matanda na ipakita ang naging labanan. Napangiti naman ang matanda at kaagad na ikinumpas ang kanyang kamay. Napunta sila sa isang malawak na kapatagan kung saan nakatayo sa kalagitnaan ang binatang Dimas. Hawak nito sa kanang kamay ang isang gulok at sa kaliwa naman, isang itim na tungkod. Napapaligiran siya ng mga mababangis na nilalang. Sabay-sabay siyang sinugod ng mga ito. Itinaas ng binatang Dimas ang hawak niyang tungkod at mula sa ilalim ng lupa, lumabas ang napakaraming baging na punong-puno ng tinik. At nang itarak niya ang tungkod sa lupa, tila umulan ng bumabagsak na napakadaming uwak. Hindi makalapit sa kanya ang mga elemento. At nang tuluyan niyang maubos ang lahat ng ito, may lumitaw na mga tao. Sa tansya ni Eric ay nasa 15. Tumatakbo ang lahat papasugod sa kanya at habang tumatakbo ito, unti-unting nagbabago ang kanilang anyo. Lahat sila ay mga aswang. Muling itinarak ng binatang Dimas ang kanyang tungkod sa lupa at binunot ang kanyang kulok. Paglapit sa kanya ng mga aswang, wala siyang pagdadalawang isip na inundayan ito ng itak. Sa sobrang lakas ng pagtaga ng binatang Dimas, kung hindi nahahati, humihiwalay ang ulo nito sa kanilang katawan. Hanggang sa iisa na lang ang natira, ang kanilang pinuno. Inubos mo ang angkan ko. Tandaan mo ang araw na to, babaylan. Babawian kita. Hindi ito ang huli nating pagharap. Babalik ako upang ipaghiganti ang aking angkan. Wika ng pinuno. Kaagad itong tumakbo matapos magsalita. At matapos ng labanang iyon, muling ikinumpas ni Tandang Dimas ang kanyang kamay. At sa pagkakataong iyon ay nasa harapan sila ng isang maliit na kubo. Nakita ni Eric ang isang babae na nagsasalok ng tubig sa isang balon. Maya-maya pa, nakita niyang lumapit ang binatang Dimas. Binuhat nito ang sisidlan ng babae at hinalikan sa noo. Siya ang asawa ko, Eric. Ang pinakamamahal kong si Celia. Wika ng matanda. Halatang halata ang lungkot sa tinig ng matanda nung nagsalita ito. Muling ibinaling ni Eric ang kanyang tingin doon sa bahay. Nakita niyang masayang namumuhay ang dalawa. At sa paglipas ng panahon ay nagkaroon sila ng isang anak. At ng panahong iyon, pinili ng binatang Dimas na mamuhay ng normal sa piling ng kanyang pamilya. Kinalimutan niya ang pagiging gabay at tagapamagitan at namuhay na lang bilang isang magsasaka. Kaso nga lang, may isang sakuna ang nakawasak ng masayang pamumuhay ng binatang Dimas. Isang gabi, habang mahimbing na natutulog ang mag-anak, bigla na lang sumugod ang mga kalalakihan sa kanyang kubo. Nakita ni Eric ang mukha ng mga ito. Isa dito ay ang nakalaban ng binatang Dimas na pinuno ng mga aswang. Sige, patayin silang lahat. Walang ititirang buhay. Utos ng pinuno at kaagad na pinasok ang bahay ng binatang Dimas. Sa pagkakataong iyon,
bitbit ng isa sa mga kalalakihan ang anak ni Dimas. At yung isa naman ay ang kanyang asawa. Ito ang pinakamalaking pagsisisi ko, Eric. Umalis ako ng bahay para magtrabaho sa bukid. Hindi ko lubos akalain na mangyayari ito. Wika ng matanda. Ibinaling ni Eric ang tingin sa mag-ina. Ngunit nang tignan niya ang mga ito, wala ng buhay. Halos hindi makatitig si Eric dahil kitang-kita niya kung paanong pagpira-pirasuhin ng mga aswang ang asawa at anak ng binatang Dimas. Napaluhod si Eric nang dahil sa labis na pagkaawa, lalong-lalo na doon sa sanggol. Muli niyang tinignan si Tandang Dimas. Hindi na nito napigilan ang umiyak. Muling ikinumpas ng matanda ang kanyang kamay. At isang iglap nagbago ang kapaligiran. Umaga na. Nakita nila ang binatang Dimas na naglalakad papasok ng kanilang bakuran. Nabitawan nito ang kanyang mga dala. Nakita niyang nakahandusay sa lupa ang walang buhay na asawa at anak niya. Malakas na pagsigaw ang ginawa ng binatang Dimas. Hindi niya matanggap ang nangyari sa kanyang pamilya. Ngunit magsisiman siya ay huli na ang lahat. Inilibing niya ang kanyang asawa at anak at sinunog ang kanyang kubo. Matapos nun ay lumisan ang binatang Dimas sa lugar at muli niyang niyakap ang pagiging tagapamagitan. Sa pagkakataong iyon ay nangako siya sa kanyang sarili na paghihiganti niya ang kanyang pamilya. Tinugis niya ang aswang na may kagagawan hanggang sa tuluyan niya itong nahanap. Ngunit sa kasamaang palad ay hindi niya ito nagawang patayin dahil muling nakatakas. Simula ng araw na yun, namuhay si Tandang Dimas na may kimkim na galit sa kanyang puso. Naging puno ng pagigante ang buhay ni Tandang Dimas. Dahilan para makalimutan niya ang sinumpaan sa kalikasan. Nakalimutan niya ang sinumpaan sa amang may likha. Itinuon niya ang kanyang pansin sa pagtugis at pagpatay sa mga aswang. Dumating din sa kanyang buhay na kahit ang mga tao sa paligid niya ay nagagalit na din sa kanya. Dahil punong-puno ng galit ang kanyang puso, hindi niya namamalayang nakakasakit na siya ng kapwa. Nag-iba ang pananaw niya sa buhay. Naitanim niya sa kanyang isipan na wala siyang dapat pagkatiwalaan kung hindi ang sarili niya lamang. Namuhay si Tandang Dimas na malayo sa mga tao. Naging mailap siya. Kaso nga lang, sa paglipas ng panahon ay unti-unti niyang naunawaan ang lahat ng kaganapan. Napagtanto niya na meron siyang tungkulin na dapat niyang gampanan. Unti-unting nagbago ang buhay ni Tandang Dimas. Nagbago na din ang kanyang itsura at makikita sa kanya ang katandaan. Naging manggagamot siya at naging manghihilot. Ngunit wala siyang tinutuluyan. Hanggang sa nakakilala siya ng isang tao na nagmamay-ari ng isang maliit na lupain sa bayan ng Bago. At dahil sa natulungan niya ang taong ito, pinagkalooban siya ng isang maliit na lote sa gitna ng palayan. Ito na ang naging tirahan ni Tandang Dimas. At matapos ng kanilang pagbabalik-tanaw, muling ikinumpas ng matanda ang kanyang kamay at bumalik sila sa kasalukuyan. Ayos mga idolong kaninuno.
Pili uli ako ng 5 isa shoutout para sa video natin ngayon. Shoutout para kay Weng Enora. Shoutout para kay Aidan. Shoutout din para kay Luis Well. Shoutout para kay Grace Riquetillo. At ang huli, shoutout para kay Donna Blight. Maraming maraming salamat sa patuloy na pagko-comment sa ating video, mga kaninuno. At para sa mga gustong ma-shoutout, comment lang kayo dito sa ating comment section. Just comment, hashtag ang ninuno, at sagutin din ang ating katanungan na tinanong ko sa simula ng video. Yun lamang, mga kaninuno. Kita-kits sa susunod nating storya. Salamat. Bye!